Magandang araw mga plant lovers. Nandito tayo ngayon sa area para i-harvest natin ang kangkong, no? Sa mga previous video ko, nakita ninyo ang kangkong, no? Ready to harvest. Sa ngayon, panglimang harvest na ito mga plant lovers. Panglima na. Bawat harvest may nakuha ako yung last harvest. Nakuha ko is 180 pesos yung kita ko kasi 30 pesos per kilo, no? So ngayon i-harvest natin, no? Okay, tingnan nyo. Ganito lang mag-harvest ng kangkong gamit ang scissors, putulin dyan. Ganito lang kasi panglima na, hindi na siya masyadong mahaba. So ganito na lang, no? Putulin mo para ma-rejuvenate din siya. Okay. Kasi pag ayan, after 2 weeks or 3 weeks, tutubo yan. Ganito na naman kalaki. Mabinta itong kangkong. Hindi sa merkado, sa teachers pa lang dito. Itong supplies ko kulang, no? So, yan lang, oh. Simple ang pag-harvest ng kangkong. Ang laki-laki ng dahon, mga plant lovers, no? Piliin mo lang natin ang ito, yung okay siya. Kasi maraming sa ibaba na maliliit, no? Pabayaan mo yan, huwag mong putulin para sa susunod na linggo or 2 weeks after, may makuha naman tayo. Ito kasing kangkong, no? One ito, perennial crops. Pabayaan lang natin, tagal yung mamatay. Okay. Ayan, no? Ayan. Iwan ko kung ilan ang ating makukuha sa ngayon kasi wala. Marami na, oh. Kung titingnan natin. Matagal ito mag-harvest ng kangkong, mga plant lovers, kasi pipiliin natin, hindi pwede basta-basta na lang putulin or bunutin, no? Okay lang siguro kung first harvest, pero kadalasan sa Imelda kangkong, yung kung ating bubunutin yan, wala nang tutubo pa. So parang first harvest lang, wala nang second, no? That's why sa akin naman ganito, putulin para tutubo ulit yan. Ito, panglima na nga. Sabi ko kanina, panglima na na ito. So, panglima, pagpalagay lang natin, no? Kung may kuha ka every harvest ng 100 pesos, so may 500 ka na. Pabayaan mo lang, hindi naman ito masyadong kailangan ng kanang tawagin natin maintenance, no? Di tulad ng pizza, eh. No, ang kangkong minsan, pag hindi nadiligan, okay rin. Minsan-minsan lang ako nagdidilig sa kangkong. Di tulad ng pizza, na daily yan. Lalong-lalo na ngayon, tag-init. Nang araw-arawin mo yung pagdidilig sa pizza, eh. Pero itong kangkong ay pwede sa isang linggo, isang bisis ka lang magpatubig. Ayan. Okay, ito na ang ating nakuha sa umagang ito, mga plant lovers, no? Na one basin yan. So, ang basin natin, kung titimbangin, isang kilo yan, no? Tingnan mo, isang kilo. Okay, so ipatong natin ngayon ang isang palanggana. Kung ilang kilo ang nakuha natin, mga plant lovers. Ayan. Sinabi ko kanina, pang limang harvest na ito, may kuha tayong 6 3/4, no? 6 3/4. Minus 1 kilo, we have 5 3/4, no? 5 3/4, kung ita-times natin sa 30, meron tayong 150, 165 pesos, mga kaibigan, or plant lovers. Yan. Kung titingnan natin,
mababa siya nung hindi tulad ng first harvest na mahaba yung stem. Ngayon, mababa na kasi pa yung limang harvest na ito. Pagkatapos, mas presko siya kung titingnan natin. Oh. Oh. Ang sarap, no? Ang sarap nitong adobuhin. Okay. Yung ibang Pinoy, hindi gusto ng tangkong. Pero alam natin, no, ang kangkong, kung baga sa scientific name is Ipomia aquatica, at ito ay sa English water spinach. I search it sa Google, nakikita ko doon from the United, ang source is United States Department of Agriculture. Ang kangkong pala ay may dietary fiber na 8%, no? And then per 100 grams of kangkong, magkaroon siya ng 19 kilocalories. Wow! Ang laki pala ng makukuha natin na calorie dyan sa kangkong. Maliban dyan, marami pa siyang mga nutrients like sodium 4%, potassium 8%, protein 5%, magnesium 17%, vitamin C 91%. Ang laki pala ng vitamin C dyan, no? So hindi lang limon, meron dito vitamin B6 5%, iron may 9%, at saka calcium 7%. So yan pala, multi-nutritional pala ang ating kangkong, mga plant lovers. Paano lutuin? Ang daming paraan. No? Ang daming paraan. Pwede mo i-adobo. No? Lagyan ng kunting patis or no, toyo at saka suka. Then, pwede rin nating i-boil lang siya. No? Ilaga. Lagyan, pagkatapos ilaga, lagyan ng kamatis, kung may patis, yung sa amin, ginamos, no? So, may patis, ayan, sili, wow, ang sarap, no? So, yan, pwede rin ihalo sa tinola. So, makikita natin, mga plant lovers, hindi lang siya basta-basta ang kangkong. Kangkong lang yan sa tingin natin. Pero, ang dami palang makukuha natin nutrients. So, kung palagi nating ipart ito sa ating diet, sa ating meal, o yan, lulusog kayo. Kasi halos lahat ng mga basic nutrients ay nandyan sa ating kangkong, mga plant lovers. Now, pagkatapos mo i-harvest ang kangkong, mga plant lovers, ito ang paraan ko. Sariling paraan ko lang, ha. I-introduce ko lang, baka may makuha kayong mga learnings dito. Pagkatapos i-harvest natin ang kangkong, tingnan nyo, maghihintay ka pa dyan ng 2 to 3 weeks bago siya tutubo. So, ang gagawin natin, bigyan natin kaagad siya ng fertilizer. O, ito, urea ito, no? Urea. Okay, ito, o. Okay, bakit urea? Nitrogen lang kailangan nila. So, yan. I-top dress mo lang. Yan, no? Top dress mo lang. Yan. Bakit kailangan? Para mag-produce yan ng bagong shoots, no? Ayan. Kasi, tingnan nyo, medyo hindi na siya mataba. Kasi yan ang mga maliliit sa ilalim, no? Kasi yung mga malalaki, yung mahahabang stem, kinukuha na natin. So, siya ang nasa ilalim. So, dapat, suportahan siya natin ng pangpataba. Ayan. Kunti lang itatap dress mo. Now, sa tingin mo, pag itatap top dress natin, baka sabihin mo, sir, baka makuha niyan, sir, masunog yan sa fertilizer. Of course, masisira yung dahon dyan. So, ang gagawin, diligan ng tubig, no? Kunin ko muna ng picture. Okay. Kung titingnan mo, nasa dahon yung ibang fertilizer, oh, ito, na nakapatong sa dahon. Yan, oh. Oh, dyan. So, ang gagawin, diligan ng tubig. Ayan. Para yung fertilizer matunaw. Ang urea, napakadaling tunawin sa tubig. Ayan. So, pag natunaw siya, automatic pupunta siya sa lupa. Dadalhin siya sa tubig sa lupa. Ayan. So, yan, maging source ng nitrogen para sa ating kangkong. At, hintayin mo lang, sa loob ng 2 hanggang 3 weeks,
Siguro dalawang weeks lang, hindi ko na malayan yan. Pero usually, pag gusto mo ng hindi masyadong mahaba yung stem, 2 weeks. Tulad nitong harvest natin ngayon, 2 weeks lang yan. Pero pag gusto mong mahahaba, hintay ka ng 3 weeks. Na? Okay, so ang kangkong ay hindi basta-bastang mamatay, mga plant lovers. Ayan. So, dilig ka na lang ng dilig para magkaroon sila ng source of nutrients naman. So, gagawin mo ito every harvest, no? Para may replenishment naman sa nutrients na nakukuha sa kuan lupa. So, yan mga plant lovers. Huwag nating sabihin kangkong lang. Yes, may pera sa kangkong. At maliban dyan, matagal siyang mamatay. Okay? At de, maraming gusto ng kangkong. Lalong-lalo na pag alam nila kung ano ang nutritional value ng kangkong, ay bibili yan. Dito nga sa amin, mga teachers, nagbubuk na, tumatawag na sa akin ko ilang kilo ang sa kanila. So, yan lang muna mga plant lovers. Umagang ito, huwag kalimutan mag-update palagi sa YouTube ko para kahit kunting kaalaman lang makuha natin, pwede na yan pa sa pang-araw-araw nating nutrition, pagprepara sa ating nutrisyon sa katawan. Magandang umaga ulit!